Hello mga kaya, Chris. Magandang araw. Today, magluluto tayo ng sotanghon para sa aking lunch. Gagamitin natin yan, pero kahati lang natin ito kasi masyado siyang madami para sa akin. So, kalahati lang. Gugupitin ko siya para mas madali. Tapos, ang kailangan natin itong cabbage. Iwan ko anong tawag dito. Minsan tinatawag ko siya Chinese cabbage. Carrot, saka sibuyas. Hindi ko na siya lalagyan ng bawang. Saka yung manok na nilaga ko, saka itlog. So, tara guys, luto na tayo. Samahan niya ako. So, yung carrots, chachap ko siya ng straight. Para mas madaling maluto. Tara guys. Asensya na sa boses ko. Para kasi anong ang tawag dito? May play, may yata, ewan. Ito na. Patihin ko rin siya mamaya ang mabit. Saka yung itlog. Ayong. Oo pala. Maanin ko din itlog. Ihiwain. Yung pinaglagaan ko ng manok, itinabi ko kasi yun yung gagamitin ko sa baw para sa ating sotanghon. Madali lang itong lutuin, mga kayates. Easy. Madalas ko siya niluluto dati sa yung sa dati kong amo. Yung nagtrabaho pa. Pero noon, wala namang agad. Kailangan kasi pakainin dati yung mga alaga ako. Lalo pag wala silang pasok, sabay sila kumakain. Tapos may trabaho yung mga nanay at tatay niya. Kaming tatlo ang naiiwan. Kung ano-ano lang pinapakain. Ayan. Natin siya sa ating satang. Actually, madali lang siyang lutuin. Teka pala. Yung sotanghan pala, ibabad na natin para madali lang siyang kumulo. Inahagasa ko pati kasi ito sa tubig. Kalahati lang gagawin ko. Ako lang makakain. Okay na sa akin. Yan. Ayun. Yung mga ano pala, nahugas ako niya, yung mga gulay. Sibuyas na lang hindi. Kasi babalatan ko muna pa ako yung nahugasan. Alam mo, hindi na sa kapatid.
Estamos revisando. Sí, es que lo también ha dicho. Seguro. Eso también. Kailan nila ang kaya yung mga kape. I-tutubo ko rin siya na makukulito yung ating noodles. So, okay guys. Simula na natin magloto. Ito pala yung aking tala. Ayan. Ayan siya. Aking tala. Ito na. Let's go. Luto na tayo. Dadagdagan ko lang siya ng sabaw. Siguro mamaya na. Hindi ko kasi tansyado. Pero ang lalagay ko mainit. Lalagay ko ang ating sibuyas. Saka. Yan. Hintayin natin siya kung magpapalagay ng sabaw. Lalagyan ko rin siya ng asin. Yung asin, depende sa panlasa nyo. Tapos kung gusto nyo lagyan ng patis, pwede din. Pero okay na sa akin yan. Dalagdagan ko na lang naman. Kung ano naman. Yan pala, yung sabaw niya is yung pinagpakuloan ng malo. So, ayan. Tingnan natin siya kumulot. Pag-ilagay lang natin sa kamay. Super dal lang. Yan na. So, ayan na guys. Tingnan ko yun. Una natin ilagay yung sa kamay. And then, lalagay natin yung carrots. Para mas naluto pa yung carrots. Saka natin nadagdagan ng sabaw. Iibabaw lang naman natin. Ano siya guys? Lagay ko yung carrots sa isang pati. Lulutuin lang natin saglit yung carrots. Bago natin ilalagay ang cabbage. Yung Chinese cabbage. Ewan ko anong tawag dyan. So, luto na yung carrots guys. Lagay na natin itong kulay nasa. Lagay lang din natin siya sa kabilang. Ito yung sotong. One side. And then, dadagdagan ko yung sabaw niya kasi. Ano na siyang sabaw.
ubos na. Patis. Fish sauce. Yung pampalasa depende sa inyo. Tingnan natin, medyo maluto yung gulay din. Lagay na natin yung manok. Actually, pwede na natin lagay yung manok. Pwede na sa'yo kung saan nyo gusto ilagay. Pwede na kumain. Now guys, ang ating simpleng tanghalian. Pwede naman pagsamasamahin lahat, walang ararte. Pwede na tayong kumain. Tingnan natin yung ating itlog. So, ayan na ang ating finished product. Pwede na tayong kumain ng tanghalian. So, ito na guys ang ating finished product. Pwede na tayong kumain ng tanghalian. Ayan na. Dito din ako sapat na itong kakain. Pang isang tao lang talaga siya. Okay guys, let's go. Kain na tayo. Thank you.